So, ayun na nga mga boss, no? So, mga kamoto. Yan. So, yun na yung new word natin, no? Kamoto. So, ayun, mga nakita nyo na nga. Obvious naman na siguro kung anong ating i-review ngayon. Nakita nyo naman, no? So, yan yung bagong halimaw ng KTM. No? Ang KTM RC8C 2022. No? Astig mga boss. So, ito ay bagong labas ng KTM. Race bike. So, track bike only. So, yun yung ano nila doon. Track bike only. So, yun. Huwag na natin patagalin, no? I-review na natin, no? Ang bagong halimaw ng KTM. So, umpisahan natin sa engine, mga boss. So, sa engine niya, kung familiar kayo sa KTM, siguro narinig nyo na yung gantong klase na engine. So, ang engine niya is LC8 engine, no? So, ito ay 890cc DOHC and 8 bulb parallel twin. So, napakalupit mga boss. 8 bulb na siya, tapos parallel twin. And meron itong horsepower na 128. So, ang lakas mga boss. Napakatindi. And syempre, sa ganung makina, naka-exhaust na rin ito ng Acropovic Titanium. Napakalupit mga boss. So, ang stock pipe niya is Acropovic Titanium na. O, saan pa kayo mga boss? Napakalupit. Stock pipe lang yan, pero Acropovic na. So, kung yung mga big bike user, bibili ng big bike, tapos magpapalit ng aftermarket pipe, eto, built-in. Kumbaga, bibilihin mo, naka-Acropovic Titanium na. Napakalupit mga boss. So, sa 800cc, 890cc, naka-Acropovic ka na. Tapos, eto pa malupit mga boss. So, ang frame nito is gawa sa chromoly steel tube. No? Gawa siya sa chromoly steel tube. So, alam natin ang chromoly is talagang magaan. And, alam nyo ba mga boss, dahil ganyan ang frame niya, ang timbang lang ng 890cc na to, nasa 140 kg. Ito, hayip, napakalupit mga boss. So, 890cc, tapos 140 kg. Grabe, sobrang gaan mga boss. So, laking advantage nito lalo sa racetrack. Kasi sa mga kategori na 800cc, tapos ganito kagaan, advantage na agad yon mga boss. So, 140 kilogram, grabe yung gaan niya. So, grabe si KTM. Sobrang astig. Tapos, yun, dako naman tayo sa ano, sa design mga boss. So, kung mapapansin nyo yung design, kung kayo big bike lover or fanatics ng mga ano, race bike, so siguro medyo alam nyo na yung itsura na ito, no? So, kasi eto mga boss, kumbaga parang inano to, tawag dito, rebuild. Hindi ko alam kung rebuild ba, basta ang design nito is ano, kinuha siya sa, kung alam niyo yung motor na ano, Kramer GP, ano, GP2, Kramer GP2 890R. So yon, yan yung mga yan, yan. Yan yon mga boss. So yan is built for track bike din. So diyan nila kinuha yung design. At syempre kung titingnan niyo yung design niya is yan, kita nyo, lupet mga boss. So ito ay meron ding ano, MotoGP inspired na winglet, yan oh, ang laki mga boss. So nakakadagdag din yan sa aerodynamics niya. And yan, tapos yan sa harap makikita nyo ang kanyang chin,
yung dagdag ano niya is, dagdag design niya is meron siyang chin scoop, pero nasa likod siya, nasa rear tire, nandun sa unahan ng rear tire. Yan. And tapos yan, makikita niyo sa harap, yung sanguso niya, yung kanyang intake, basta yung kanyang intake, yan. Napakalupit mga boss, no? So sa design, panalong panalo. At eto mga boss, so next natin yung fuel tank. Yan, kung mapapansin nyo mga boss, yung fuel, yung kulay itim na yan sa likod, sa taillight, yung plastic na yan, is yan ang kanyang fuel tank. Yan ang kanyang fuel tank mga boss. At alam nyo ba, ng fuel tank na yan, eh may laki na 4.22 gallons, no? So ganun siya laki mga boss. So okay, kung i-convert natin sa liters, eh aabot siya ng 16 liters. So ang laki. So ano siya mga boss, so pag kumbaga dahil nga 140 kilogram lang, so hindi na nila sinayang yung space sa likod, so nilagay yung fuel tank. Pero ang laki mga boss, no? So may fuel tank sa ano, likod, mismong inuupuan mo fuel tank. So yan, next natin mga boss, yung kanyang suspension, no? Yung mga suspension niya. So ang kanyang suspension sa harap, eh powered by WP suspension, no? So ang suspension niya sa harap is WP Apex Pro 7543. Yan. Yan ang kanyang front suspension. Inverted na rin syempre. Lahat ng big bike naka-inverted, matik na yan. Tapos sa likod naman, yung kanyang rear suspension is WP Apex Pro din na 7746. Yon. So yan mga boss, na fully adjustable na rin siya with high speed and low speed setting, compression setting, no? May high speed and low speed compression setting, so depende yan sa truck. So alam ko kalimit, mas gamit to lalo syempre pag sa syempre pati pang truck ang gamit, ang dinadaanan. So yan, depende sa truck yung settings tsaka sa bigat ng rider. Napaka-astig mga boss. And next naman natin is yung sa brake. Syempre most of all, lahat ata ng big bike is automatic, naka Brembo, no? So kanyang brake is dual Brembo Stylema caliper. Ayun. So left and right, na meron namang 290 mm disc na nakakabit sa Dymag wheel. Yan ang Dymag wheel ang gamit ng KTM. Hindi ko sure kung yan talaga ang stock nila or racing ano ba, basta hindi kasi ako familiar sa mga big bike tsaka KTM lalo. Ay. Hey yo, what the fuck? Very good ah. Pero okay lang yan. So yan, syempre ang kanyang gulong is Pirelli rubber, no? So stock niya is Pirelli. Tapos next natin sa upper part, ang kanyang brake master. So ang kanyang brake master ay powered by Brembo rin, no? So ang kanyang brake master ay Brembo 19 RCS, no? Corsa Corta. Yan. Yan yung kanyang stock na brake master. So napakalupit. So down naman tayo, syempre nasa upper part na tayo. So ayan, makikita niyo mga boss, ang kanyang dashboard ay powered by AIM
MXS 1.2 race dash, no? Napakaastig mga boss. With full data logger and GPS tracker, no? Sa kanyang TFT display. So napakaastig mga boss ng kanyang ano, ng kanyang display, ng kanyang dashboard. Tapos yun mga boss, nakita na natin, no? So napakaastig and napakagaan. Tsaka sabi nga ng ano, sabi nga ng KTM, ready to race, no? So napakaastig mga boss. This is a ready to race bike and also a track bike din, no? So overall sa kanyang specs na ganyan mga boss is aabot siya ng in dollars. So in dollars is aabot siya ng 38.999 dollars. So yan yung halaga niya mga boss, no? In dollars. So kung i-convert natin dito sa Pilipinas is aabot siya ng 1 million, no? Sa conversion ngayon, ngayong panahon is nasa 50. Ang convert na ang $1 is aabot siya ng 1.9 million. 1.9 million 890 cc, 140 kilogram, track bike. And ang dami, astig mga boss. Nice. So yun mga boss, so mga kamoto, and alam nyo ba na ang bike na to, ang KTM RC8C ay meron lamang gagawing 100 pieces units lang. So ito yung totoong limited edition, no? So hindi ito yung limited edition na meron ng lahat. kung alam niyo yon, yung limited edition daw na meron naman ng lahat. So scam yon. So ito legit, no? 100 pieces lang, 100 units lang ang gagawin sa buong mundo. So alam niyo ba, at saka ito matindi mga boss, so magkakaroon sila ng first 25 lucky owner, no? Yung first 25 lucky owner na yon eh magkakaroon ng chance na maka-join maka-join sa private KTM RC8C race track experience, no? So napakalapit mga boss. Wow. So bumili ka na ng track bike, so masasabak agad yan sa track. So napakaastig mga boss. And ang matindi niyan, eto pa ha. So syempre masasabak yan sa track. Syempre saan? Eto tanong, saan? So kung dito ka sa Pilipinas, kung isa ka sa mga maswerte na bumili, eh makakapunta ka ng Spain. Oh my God! Wow! Yun ang matindi na mga boss sa Sirsuito Circuit. Ay nako. Sirsuito de Jerez sa Spain, no? So dyan ginaganap yung mga karera talaga, yung malupitang race. So dyan ginaganap mga boss. And matindi nyan ang ano niyan, ang sasagot sa transportation niyo. Kung nandito kayo sa Pilipinas, isa kayo sa mga maswerte na nakabili, first 25 na nakabili, eh KTM na ang bahalang gumastos para sa transportation niyo papunta sa Spain. Yeah, boy. So antindi talaga ng KTM mga boss. So syempre pagdating niyo dun sa Spain sa truck, eh syempre kailangan i-set pa yung mga bike nyo. Syempre ang settings kasi ng bike, track bike, is depende sa rider, no? So kung medyo mabigat ka, eh i-set pa yan, i-tune pa yan, no? And ang matindi niyan, syempre hindi kanila papabayaan doon. Syempre may mag-tune din para sa iyo, no? Personally. And ang mag-tune niyan is yung WP suspension race technician, no? So technician talaga ng wow. WP suspension. So napakalupit mga boss. So pag na-tune na yon sa weight mo, sa timbang mo, sa gusto mong ano, eh pwede mo na siyang isabak talaga. So personal ano yan. So personal setup yon. So depende sa ano yon, depende sa owner kung anong setup ang gusto. And ang matindi nun mga boss, syempre 25 kayo, syempre kasama nyo pa yung mga kilalang racer, no? Kilalang racer ng KTM din. Ang ano,
sila Mika Calio, isa siyang racer, no? And si Danny Pedrosa, isa siyang test rider ng KTM Red Bull Factory Racing. So kada may ginagawang unit, so siya yung taga-test drive. So yun, makakasama niyo silang dalawa sa ano, sa track mismo. So ayos yun, mga boss, meet and greet and dinner pa, syempre napakatindi. So sulit na sulit ang pagbili niyo, mga boss, na pero syempre kailangan first 25 kayo, first 25 owners kayo na bibili. Kailangan pasok kayo sa 25 units na mabibili, first 25 ganun. So syempre pag nasa racetrack, may package din daw yun, eh may package na kasama, and matindi niyan, mga boss. At napakadaming bonus ng KTM, no? So magkakaroon ka ng extra set of Dymag wheel. Yan. Yan, Dymag wheel, eh tapos extra set, ah. Excuse me. So extra set ng front and rear brake disc. Syempre, ginagamit natin 'yan, napupudpod. Lalo na sa truck. So yan, meron kang extra front and rear brake disc and front and rear paddock stand. Oh, yun, ayos, mga boss. So may kasama ng paddock stand, so bibigyan kanila doon kasama sa package yun. Tsaka syempre pampainit ng gulong, tire warmer, automatic yan, front and rear yan, sigurado. And yun, tapos syempre yung paglalagyan mo ng motor mo is ano, KTM race carpet. Yun, napakatindi, mga boss. So all in package yun, no? So once na nandun ka is makiklaim mo lahat yung package na yun. Napaka-astig, mga boss. So once in a lifetime opportunity yun na bumili ka na ng big bike, tapos makakasama ka pa sa Spain, makapag-track ka pa, and siguro kada may event ng KTM, eh sigurado invited kayo doon, kasi lalo yung first 25 owner. So tingin ko ganun yun, eh mga boss. So napakaswerte ng first lucky 25. So 1.9 million. So ano daw to, eh parang gaganapin by October, kung di ako nagkakamali, October. Okay. Yung race. So, sa may mga balak bumili diyan, mga boss, no? So, mas maganda magpa-reserve na kayo sa inyong mga KTM dealership. And para mauna kayo sa first lucky 25. So, limited lang talaga siya, and 100 units lang ang gagawin sa buong mundo. So, kung gusto mo talaga tong bike na to, is talagang i-ano muna, grab muna agad to. Kasi bumili ka na ng big bike, nakasama ka pa sa track, na meet and greet mo pa yung mga sikat na racer ng KTM, and yun, may mga package ka pa na makukuha, mga bonus, no? So all in, mga boss, napakastig talaga ng halimaw na KTM na to. And yun, so dito ko natatapusin, mga boss, and sana sa mga nagbabalak bumili ng motor na to, ng halimaw na to, eh sana nakatulong sa inyo tong review na to. Eh ako personally is wala talaga akong big bike, so gusto ko lang i-review yung mga ano, mga iba't ibang klaseng motor, big bike, and sana someday, no, eh magkakaroon din tayo niyan. And syempre ngayon tsaga-tsaga lang tayo, and yun. So yun, mga boss, ano pa ba? Mm-hmm. So siguro bago ko tapusin to, i-shout out ko na lang muna yung mga tropa diyan, no. So shout out sa Team Talk Shit, sa aking grupo, sa Kamote, sa Kamote Riders, ayan, sa Kamote Riders Stanza, and shout out din sa lahat, One Kamote Cavite. Ayan. So shout out din sa lahat ng Brad, no, Cavite Versitarian. And shout out sa inyo lahat, mga boss. So yun, dito ko natapusin, and sana nakatulong sa inyo ang review na to. Yun, ulitin ko ulit. So yun, salamat sa support, mga boss. At paki-hit na rin ang subscribe, and palike na rin ang ating mga videos. Kung may comments man kayo, kung may suggestions, mga boss, eh comment down lang kayo dyan sa baba. And yun, so hanggang dito na lang, mga kamoto. As always, no, keep safe, ride safe, and see you on the road. Goodbye. Discontent, I'm finally facing it all. Fearless.